ay pinakilala ang religyo na yun, yung balang Diyos. Bagaman nauna na natin yung pagkakaiba ng Diyos, no? Sige, brother, pakipa sa Arabic. Anisa po, sa Surah Anisa 163, A'udhu Billahi Sami Lalim, Minashaitan Ar-Rajim, Inna awhayna ilayna kama awhayna ilan Nuh wan nabiyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal Asbat, wa Isa, wa Ayub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa atayna Dawud, Zabur. Jazakallah khair. So, ganito po yung katotohanan aming ipinadalang kapahayagan, inspirasyon sa inyo, Muhammad. At tulad ng aming pinadala sa kapahayagan na inspirasyon kay Noah sa mga propetang dumating pagkaraniya, aming din ibinigay inspirasyon kay Abraham, Ismael, Ishaq, Jacob, at yung 12 angkan, no? Itatawag ng Al-Asbat. At si Jesus, Job, Jonah, Jonas, Aaron, at Sulaiman, at David. Silang lahat ay hindi nagkaiba-iba ng mga Panginoon. So punta na tayo sa panahon natin ngayon. So magkakaiba ba ang Diyos ng, magkaiba ba ang Diyos ng Islam, ng Muslim? Opo, sa pagtiningnan po natin yung pinaka-essence na pagdating sa pagsamba, doon po tayo nagkakaiwalay ng konsepto ng tunay na pagkilala sa Diyos. Pero sa paliwanag natin sa ating puso at isipan yung likas, ay isa lamang po tayo nagkakaisa. Inuulit ko po na kapag ang tunay na Diyos ay binago din yung tunay na pangalan, hindi na siya magiging tunay kailanman kasi binago mo na sa wika na naiintindihan natin. So, kung magkaiba ba, hindi po. Yun po ang sabi namin. Pero kung paano paraan magsasamba na sa labas ng Islam, brother, so doon na po na iba yung kanilang Panginoon na sinasamba. At tulad niya, kasi natin, sino ba sinasamba mo? Amang Diyos, si Jesus. So sino ba sila? So naguguluhan sila dyan. Tayo wala nang problema. Dahil hindi naman tayo nagtatalo-talo kapag sinabi sino ang Panginoon. Ngunit pag sa labas ng Islam, sila yung mga kapatid ng Kristiyano, sino ang kanilang Panginoon sasamba eh? Marami tayong naririnig na pangalan ng Panginoon. Ang Jehovah, hindi niya tatawagin ang kanyang Panginoon na Amang Diyos. No? Ang nagtatawag ng Yahweh El Shaddai na hindi niya tatawagin na Jehovah, o kaya yung iba naman ay hindi niya po pwede sabihin na ito ang Panginoon Diyos na Jesus. So, ganoon po, magkaiba po talaga sa pagdating na sa pagsamba. Pero sa paniniwala na may isang Diyos, nagkakaisa po tayo dyan, nililinaw lang po natin na walang pagkakaiba ang mga turo sa mga unang panahon, ang mga propeta at ang lahat ng sinunod ng Diyos. Jazakallah kaya, brother. So, yun po ang ibigin natin. Yes, po. Masyadong, napakaganda po nun. Napakalinaw po kasi talaga ng pagsamba at pagkilala sa Diyos kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Kaya, alhamdulillah, pagdating sa mga Muslim, wala pong Muslim na nagdidibate kung anong pangalan ng Diyos, kung sino yung Diyos na dapat sambahin. Kaya, napakalinaw po. So, karagdagan na, brother, Israfel. Yes. Si brother, baka meron na yung idea, Oh, brother, kung ano yung pagkakaiba ng Diyos ng mga Kristiyano, ha? At saka Diyos ng mga Muslim. Opo, yun na, brother, baka meron ng karagdagan. Ha? Yung pong Diyos ng mga, ito ko lang pong ipaliwanag yung Diyos ng mga Kristiyano, gaya po ng Catholic, ay ano po ba yung sinasabi nilang Diyos? Kasi kapag ang Diyos nila, yun po yung nakikita nila. Yung nakikita nilang Diyos na nakatayo. So, bilang ako po na nagbalik Islam na, ay napagtanto ko na, kumbaga naisip ko na mali talaga yung paniniwala namin na Kristiyano, no? Doon pa lang sa rebulto, opo, tama po yun. Mayroon po yung tinatawag na five senses of the body ng kanila pong Diyos. Una po, may mata, hindi po nakakakita. Pangalawa, mayroon pong tainga, hindi po nakakarinig. Pangatlo, mayroon po, pangatlo, mayroon po siyang bunganga, hindi nakakapagsalita. So, yun
pang-apat. Ano pa po yung pang-apat na? May ilong. Oh, yung may ilong, hindi po siya nakakahinga. Hindi po siya nakakahinga, no? Walang buhay. So, yung po yung kinasamba. Yung po yung bagay na kinasamba. Nakakalam po ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko, ay kawangis daw po ito ng Diyos nila. So, kapag nakita daw po nila yun, parang nakikita na nila ang kanilang Diyos, pero mali po yun, no? So, doon ka umayaw pala? So, doon ako isa umayaw. Dahil alam ko na yung Diyos na yun na hindi gumagatawa. Hindi kanya natutulungan sa pamamagitan na, oo nga, nandun na tinitignan mo. Pero pag sa may hiniling ka, pagka hinalikan mo yung revolto, matigas. Totoo po yun, kapatid. Totoo po yun. No? So, ako sana masaktan yung mga, ano natin ng mga Katoliko, pero ang Katoliko din po ang pinanggalingan ko. So, sana po magising po sa ito. Ito magaling na, brother, kasi ang ating pagdrama ay ang mensahe ng katotohanan. So, katotohanan ninyo, brother, mo huwag ka magaling na. Opo, brother, bukod pala sa dating igurot ka, eh naging Kristiyano ka din. Naging Katoliko ka. Pinag-aralan ko din po kasi yung mga iba't ibang na... Religion. Mashallah. So, yan po ha. Yun po yung karagdaga na sinishare lang po ni brother yung kanyang experience sa paghahanap ng katotohanan sa religion. So, alhamdulillah. Ito po, meron pong nag-text dito, sabi dito, salam, walaikum salam. Dagdag ko lang para doon. Ha? Para doon sa nagtanong. Ang Diyos na kinikilala ng Kristiyano at Muslim ay iisa lamang po. Yan sapagkat hindi po pwedeng iba ang Diyos ninyo at iba ang Diyos ng mga Muslim. Sapagkat kung magkaiba ang kalalabasan, yan dalawa ang Diyos. Saan lamang nagkaiba sa pamamaraan ng pagkilala at pagsamba sa Islam o sa Muslim? Si Allah at ang pangalan ng nag-iisang Diyos at siya lamang ang dapat sambahin. Sa Kristiyano, Philip pinapamulat sa mga kaanib nila na si Kristo at Jesus ang Diyos sapagkat siya daw ang Diyos na nagkatawang tao daw ang Diyos at si Jesus una na kung saan si Jesus ay kinikilala din ng nag-iisang Diyos. Kung saan sa Jesus ay may kinikilala din nag-iisang Diyos. So, kung sino ang kinikilala ni Jesus, yun ang dapat, ayun ang Diyos ng mga Muslim. Kaya isa lang ang Diyos ng lahat. So, yun po, alhamdulillah, dyan ako nag-alabi sa text po sa ating mahal na reyna. So, alhamdulillah, doon po, alhamdulillah, karagdagan ko lang din po, ha? Na kung saan sa mahal na reyna natin yan. Opo. Opo, so alhamdulillah, karagdagan din po doon, total, na natalakay na ng mga kapatid natin yung katangian ng Diyos. Dito naman tayo, unang-una muna sa pangalan. Kasi para hindi nalilito ang tao kasi, nabanggit kanina, yun nga, napakaraming pangalan ng Diyos. Bakit hindi sila magkasundo-sundo? Bakit may Jehovah, bakit may Yahweh, bakit may Ama, bakit may God, o ano ba man yan, mga impong, mayroon pa ako narinig na mga ganyan. Ha? O. Kaya dito, doon sa katanungan ng kababayan natin na ano ba ang pagkakaiba ng Diyos ng mga Muslim at Diyos ng mga Kristiyano. So ito po, bilang pangalan ng Diyos, ipagpapauna na po namin sa inyo mga kababayan po namin. Sa mga Muslim po sa buong mundo. Sa buong mundo po, wala pong Muslim na nagdidebate, wala pong nagtatalo, wala pong nalilitong Muslim pagdating sa pagkilala sa pangalan, kung anong pangalan ng Diyos. Sa buong mundo, pag tinanong mo ang Muslim, kahit anong lahi niya, maging Indonesian yan, Malaysian man yan, Balikislam man yan, taga-Pilipinas yan, taga-Amerika man yan, o kahit na anong lugar sa buong mundo. Yan ay pag tinanong mo ang isang Muslim, malinaw sa Muslim na kung saan isasagot sa iyo kung anong pangalan ng Diyos. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit naman sa mga kababayan natin? Pag tinanong mo ang Jehovah, hindi sila papayag na Ama o Yahweh, ha? O ang pangalan niyan. O wala pong ganun. So sa Islam po, napakalinaw po. Kung ano po yung pangalan ng Allah,
Sharam, yan lang po ang kanyang pangalan. Kung ano yung sinabi niya, yun ang pangalan niya. Sapagkat sa Islam, ito po ay nababanggit sa sura, Taha. Yan po ay nakalagay po sa chapter 20, verse 14, na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo, na siya ay nagpakilala. Sabi niya, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Innani anallaha la ilaha illa anna. Sabi ng Allah, katotohanan, ako si Allah. Wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Kaya sa mga Muslim, ito po ay isang sobrang napakamalinaw po. Bakit? Dahil si Allah mismo, nagpakilala siya, sinabi niya kung anong pangalan niya, at sinabi niya, walang ibang sasambahin maliban sa akin. Kaya malinaw po sa mga Muslim. Ang pagkilala, ha? Pagkilala lamang sa pangalang Allah subhanahu wa ta'ala, yun po yung kanyang pangalan. Na hindi po nagdidito ang mga Muslim sa buong mundo. Walang nagdidibate sa mga Muslim pagdating sa pangalan. Ha? Kaya ito po, ha? Mayroon po tayong mga kung saan para makita natin yung kaibahan ng mga kuwad na pangalan ng Diyos, mga peking pangalan ng Diyos, doon sa tunay na pangalan ng Diyos. Kasi ito muna ang dapat maintindihan at malaman ng ating mga kababayan. Para malaman nila kung sino yung dadalangin nila. Eh, sinabi nga lang, manalangin kayo sa akin, dasabutin ko ang inyong panalangin. Basta ako ang inyong tatawagin. Yun po, eh paano kung ibang Diyos nga, tawag ka ng tawag. Eh kung ibang Diyos naman ang sinatawag mo, eh walang kwenta po, wala po yun. Hindi niya rin po tatanggapin yun sapagkat ibang Diyos po ang sinatawag nyo. Eh samantalang may pangalan siya na nagpakilala siya. Kahit halimbawa po sa mga pangalan natin, halimbawa si Brother Jamil, yes, o si Brother Muad, pagkat tinawag mo siya, pag tinawag mo siyang Jamil, natural, sasagot siya, di ba, Brother Jamil? Pag tinawag kitang Omar, hindi ka sasagot, di ba? Yes. Napagkat ang pangalan mo ay Jamil. Opo, ganun din po sa Diyos yun. Kung saka, anong pangalan na yun. I-translate mo sa lawa ng Tagal, kasi Arabic yun eh. Opo. Kung maganda lalaki, hindi kita mapansinin kasi maganda lalaki, hindi naman ako yung tinatranslate mo na yung pangalan ko eh. Opo, hindi po tinatranslate yung pangalan ng Alatubano. Kasi ang original ng pangalan ko, Jamil. Original yun, opo. So, ganun po yun, ha? Ganun lang po, ka-logical po yun. Kaya, si Allah, yun po yung tunay niya pangalan. Pag tinawag mo, mismo doon sa tagapaglikha ng lahat ng bagay na nakikita na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po muna yung pagkakaiba. Bilang Kristiyano, bilang Muslim, sa Kristiyano, maraming pangalan ng Diyos. Sa Islam, iisa lamang ang pangalan ng Diyos. Yung tinatawag doon na 99 names of Allah, yun po ay attributes. Yung pangalan, personal name of Allah, yun po yung pangalang Allah, sapagkat din muna siya nagpakilala sa pangalang Allah. Opo. So, ito po. Bagamat maraming tao ang naniniwala sa pagkakaroon ng nag-iisang Diyos, ang pagkilala rito ay kapos at walang batayan. Opo, totoo po yan. Ha? Marami pong mga tao, ngunit kapos ang kanilang pagkilala sa Diyos. Dito pa lang po, sa konsepto, dito po tayo nagkakaiba. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa tunay na sa pangalan na nag-iisang Diyos, so yun po, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang matibay na ng batayan rito ay ang original na wika ng mga propeta. Yung katulad yung sinabi ni Brother Jamil kanina. Kung ano yung lingwahe ng mga propeta noon, halimbawa, panahon ni Musa alayhi salam. Napagkat ang panahon ni Musa, ay sila po ay mga Hebreo. So doon po natin makikita kung ano po yung pangalan ng Diyos. Ang batayan na ang matibay na batayan rito ay ang original na wika ng propeta na isinugo ng mag-iisang Diyos at ang banal na kasulatan na dala-dala ng mga propeta. Mayroon pong mga kasulatan, doon natin makikita kung anong tunay na pangalan ng Diyos. Ha? Pumili tayo ng mga kilalang mga propeta at banal na kasulatan. Nangunguna rito ang tatlong dakilang propeta. Halimbawa, nagbigay tayo yung tatlong dakilang propeta na yan. Na halimbawa, sa Judaismo, si Musa, si Moses alayhi salam na pinaniniwalaan, yes, ng ating mga kababayan na mga ng dagat. Opo, si Moises po yan. At halimbawa po, si Jesus alayhi salam sa bilang Kristiyano. At ito po yung panghuli na mga Muslim po, ang Islam, wala pong iba. So yun po yung nangungunang mga propeta na kung saan dito natin makikita kung totoong makikita natin kung ano talaga ang totoong pangalan ng Diyos. Halimbawa ni Moises kanina nabanggit ni Brother Jamil. Yung dala-dalang libro ni Musa alayhi salam, tinatawag na Torah.
Eh ano ba ang lengguwahe nun? Hindi ba Hebreo ang kanyang lengguwahe? Eh bakit kaya makikita natin doon sa mga daladala ng mga kababayan natin? English at Tagalog. English at Tagalog. Mali po yun. Bakit? Dahil ano po ba ang salita ni Moses? Hindi ba ang salita niya ay Hebreo? So dapat nasaan po yung original nun? Nang sa ganon, matrace natin, makita natin kung ano yung totoong pangalan ng Diyos. Opo. Ha? Ito po yung tinatawag na Torah ni Moses. Wala nang original nito. Kaya ang batayan ng mga Hudyo ay ang lumang tipan na lamang. Doon na lang sila bumabatay. Ang lumang tipan ngayon, eh, katulad ng dala-dala ng mga kababayan natin, English Tagalog, eh, hindi po yun. Ha? Halimbawa po, ang Ebanghelyo ni Jesus Christ, wala nang original doon ito. Yung Aramaic, ha? Ang bumabatay na lamang sila doon sa bagong tipan. Wala na po silang original. Ha? At ang huling banal na kasulatan ay tinatawag na Al-Quran. Yung Quran po, yun po yung Quran na daladalaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inireveal po yan, na mismo doon si Allah subhanahu wa ta'ala nagpakilala, ha? Batay sa mga nabanggit na mga propeta at ang kanilang banal na kasulatan, ating matutunghayan na ilang pahina ng mga kasulatan na tumatawag, na ginagamit, na tumutukoy sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Ha? Sa maikling salita, ginamit ni Moses ang kanyang wikang Hebreo, ang Elohim. Yung po yung Elohim ng panangunang propeta Musa alayhi salam na nabanggit ni Brother Jared kanina. Ginamit na Jesus ang kanyang wika na Aramaic na tinatawag na Eli. At ginamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pangalang Allah batay sa kanyang wika Arabic sa kapahayagan sa banal na Quran. So dito po, yung Allah at saka yung Elohim, may sinasabi po rito yung mga scholar mismo. Meron pong Biblia na titled Bible, meron pong Bible na kung saan yung Allah nakalagay po yan sa footnote na tinatawag yung dagdag panggit doon, yung Elohim, Elohim na tinatawag ni Musa alayhi salam na Diyos, at yung Allah ay isa lang po. Nakalagay po yan sa titled Bible. Ito po. Elohim ay binubuo ng dalawang salita, na una ang El. Ibig sabihin, may dalawang salita yan, yung Elohim. Na ang kahulugan ay lakas, yung El, ang ibig sabihin nun. At ang ikalawa ay Allah. Na ang kahulugan ay Tushwer. Ha? Panunumpa, papailalim sa panunumpa. Ito ang paliwanag ng mga scholar ng Scattered Preference Bible. Sa footnote, talaibaba ng Genesis 1:1, pahina 1, nakalagay po yan, makikita niyo po yan, yung Scattered Bible, yung Bible po yan. Doon sa Bible ng mga kababayan natin Kristiyano, nakasulat po yung pangalan ng Allah. Ay yung Elohim at saka yung Allah, na sinasabi ng Scattered Bible, scholar mismo nila, ay isa lang po yan. Ha? Sabi pa doon, karagdagan pa nito, si Dr. William Smith ay nagbigay paliwanag sa Elohim sa pahina 220 ng kanyang aklat na Bible Dictionary as a revised standard. Ha? Tapos sinasabi pa rito, and edited by F.N. Pelobet ng ganito, Elohim is plural word of Eloha in Arabic Allah. So yun po ha, hindi po magkaiba ng mga Diyos na mga propeta sa pangalang Allah, doon mismo binabatayan namin mga Muslim na yun ang totoong salita o yun ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kahit yung mga scholar nila, nagsasabi sa kanilang Biblia na ang pangalang Allah, Elohim, Eli, ay iisa lamang po at yun po ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, ang karagdagan po na yun po ang sinasabi doon sa Elohim na kung saan yung pangalang Allah, yung Elohim, yung Eli, yun po ang pangalang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi rito, yung Eli, kaya ang Eli, Allah, Elohim ay tatlong magkakaiba, hindi tatlong magkakaibang magkakaulugan, hindi daw magkakaibang kaulugan ito. At salita, kundi tatlong simetrikong wika na tumutukoy sa Arabic na salitang kaugnayan lamang sa tanging nag-iisang tagapaglikha. The only one creator, ang Allah, at ito ay siyang tunay na pangalan ng nag-iisang Diyos. Katunayan pa nito, maging sa simbahan ng mga Kristiyano. O, may katunayan pa. Mga kapatid, maging sa simbahan ng mga Kristiyano. Ano mo nakalagay? Opo. Ang sinasabi ko doon, kasi dati ako, katoliko rin tayo, karagdag mo na tayo niya, brother. Opo, at mga kapatid. Opo, ang sabi rito,
Ang awiting papuri sa Diyos na Aleluya ay katumbas ng Allahua. Sa Arabic na ibig sabihin, siya ang Allah. Ito ay isang bakas ng katotohanan na hindi maaaring ikubli ng sino man. Kaya mga kapatid, ito po ay napakaliwanag po sa Islam, ang Diyos po. Kaya lang po nagkaiba batay doon sa konsepto, sa pagkilala po. Pero doon sa kinukuha natin, ang ating batayan ay doon sa mga nagpadala na ipinadala ng Allah ng mga propeta. Yun ang dapat nating sundin, kung anong kanilang lingwahe. Doon natin makikita kung anong pangalan at anong tunay na Diyos talaga. Ha? Kung anong pagkakaiba ng mga sinasamba ng mga kababayan natin ngayon at iba doon sa mga sinasamba ng mga propeta at nating mga Muslim. Sapagkat ang batayan po namin mga Muslim, yun po ang mga propeta na ipinadala ng Allah na kung saan sinusunod po ng mga Muslim. Hindi po kami sumusunod sa itinatag lamang ng kung sino-sinong mga tao, sapagkat si Allah mismo ang nagsabi na ang pangalan niya ay Allah. Opo, may karagdagan kayo kapatid. Yes, opo. Kasi po, sa turo po sa Islam, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po yung Panginoon na sinasamba at ipinapasamba ng lahat ng propeta. Opo. Ipinasamba ng lahat ng propeta. Kaya lang po, sa panahon ngayon, ang mga tao, hindi na nila talaga nakuha yung katuruan na mga propeta sa labas ng Islam, maliban lang po ang mga Muslim na panghawakan na po yung katibayan pa rin na nanatili na hinahawakan ng mga Muslim. Kaya po sa mga nagtanong, sana po na laking kalinawan sa'yo at nakatulong po yung iyong tanong at yung mga panaliwanag natin dito, at inisyaga o God will na halika, pasukin mo ang tutunay na relihiyon at sambahin mo ang tunay na Panginoon, walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At wala na tayong pakialam kung paano ba nila nasabihin nila iba ang Diyos ng Muslim o iba ang Diyos ng mga Muslim, mga Christian. So naniniwala po kami, inuulit po namin muli na isa lang po ang Panginoon natin, mga kapatid na Christian. Hindi po iba ang Panginoon ng mga Muslim. Ito po ang tanda. Kasi sa ang katibayan, sa pagdarasal namin mga Muslim, kami po ay nagdarasal ng palaging-palagi ganito ang sinapanggit namin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang kahulugan po sa Tagalog nito, para makuha po natin yung kahulugan, ganito po siya. Ang lahat ng pagpupuri, pagdakila, ay sa Allah, Panginoon ng lahat ng nilalang. So, ibig sabihin po, ang Allah ay hindi lang namin sinasabi sa amin lang itong Panginoon, kundi po, nililinaw po ng kanyang salita, ng Quran, na Panginoon siya ng lahat ng nilalang. So kaya po, kung Panginoon po siya ng lahat ng nilalang, wala po tayong kakayanan para hindi po natin siya susunod. Masha'Allah. Si Brother Muad, may karagdagan. Si Brother Ismail, bagyan. Ay, si Israfil. Israfil. Si Brother. Ayaw, baka may karagdagan ka, Brother. Okay, so alhamdulillah. Okay. So, opo. Para mas malinaw lalo, yung mga pangalan na itinatag ng mga kababayan natin, talagang dapat banggitin natin. Halimbawa na lang po, kasi para maging malinaw din, di ba mga kapatid, total, tinatalakay na lang din naman natin yung pagkakaiba ng pangalang Allah at kung sa pangalan na itinatag ng kanilang mga iba-ibang relihiyon. Opo. So, alhamdulillah. Ganun po yun, ha, mga kababayan po namin. Ito po, halimbawa po yung pangalang Jehovah. Tignan po natin kung kailan nagsimula ang Jehovah. Kasi nagsasabi nila, pag nakausap natin yung Jehovah, nagsasabi sila na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. At nagpakilala po mismo sa Biblia. Oo. Ayon sa kanila Biblia, pero dun mismo sa Biblia nila, may papatunayan natin na ang salitang Jehovah, ang pangalang Jehovah ay hindi nagpakilala ang Diyos sa salitang Jehovah. Yes, okay po. Opo, babasahin po natin yan. Diyan po, minsan kaya may nakakausap tayo mga Jehovah's Witness, eh minsan tumatakbo sila. Kasi pagka binubuksan na natin yung dalaga nilang Biblia, binabasa natin na sinasabi nila, ito yung totoong pangalan ng Diyos. Pag binuksan natin ng ganon, kung pwede ba, kapatid, yung Biblia mo na yung pahiram ako, patutunayan ko sa inyo, na ang pangalan ng Jehovah ay hindi nagpakilala ang Diyos sa salitang Jehovah. So, ano nangyari? Hindi sila makaimik kasi nagugulat sila. Hindi nila alam na sa nakalagay mismo sa Biblia. Surprise na po natin kung gusto nyo kong makuha yan. Yun siya alam. May iwan muna po sa inyo. May iwan yan. Opo. At inyo po kami sa himpilan na to. Opo. Marami po tayong mga rito. Kung gusto nyo matuto,
eh, makinig lang po kayo, tatalakayin po natin. Halimbawa, katulad po, si Jehovah, unahin po natin yan. Opo. Opo. Ha? Unahin po natin yan. Sige po. Opo. Ha? Ito po, para lang sa ganun, yung pangalang Jehovah, kasi para yung mga kababayan natin, para alam na rin sila. Malaman nila, hindi sila palipat-lipat, baka mapunta sila dun sa Yahweh. Baka mapunta sila dun sa Ama, sa Gades, sa Batala. O mamaya, ito po, tatalakayin natin isa-isa ito. Sa pagkakaiba sa pangalan pa lang. Tutal, natalakay na natin kanina, yung katangian si Allah ay hindi natutulog. E, samantala sa Biblia, ang Diyos ano? Mahimbing na natutulog. Opo, hindi sa isa, hindi po ganun. Kung gusto nyo, sambahin yung Diyos na nag-iisa, na hindi natutulog, na didinigin ang inyong pangalan, baba, hindi si Allah subhanahu wa ta'ala, wala pong iba. Ha? Kung gusto nyo pong sambahin si Allah, alam, dalila, pwede po. Kasi sapagkat hindi po siya natutulog kailanman at hindi siya napapagod kailanman. Opo. Kaya ito po, yung pangalang Jehovah po. Ha? Ang salitang Jehovah ay hindi maaaring maging pangalan ng Diyos. Ha? Why? Kasi ang nakalagay po rito, ano po? Mismo, nakalagay dito sa word religion, religions from ancient history. Ito yung mga matatandang mga nauna pa to, ha? Edited by Geoffrey Parender sa page 386 nakalagay po niya. Kung gusto niyo pong i-google yan, makikita niyo po yan, ha? Na nakalagay po yan na kung saan may tumatawag na brother eh, nasa live, nasa radio po tayo, naka-live po tayo. Ah, opo. Opo, live on the air po tayo. Nice na po kayo. Okay, so, hindi po kami sumasagot ng mga tawag nyo. Kung gusto nyo, mag-text po kayo kung ano po ang inyong katanungan. Opo. Okay, so, sabi po dito, sa edited by Geoffrey Parender, sa page 386, ang salitang Jehovah ay isang medieval misreading. O ito pa ay, ibig sabihin pala, maling pagbigkas yung salitang Jehovah. Okay. O sa pagbabasa nito, ay hindi ito matatagpuan sa Biblia o sa Hebreo. Opo, sapagkat yung Jehovah, bakit nga ba? Bakit sinasabi mismo nila? Ayon pa rin sa Interpreter's Dictionary of the Bible, ang pangalang Jehovah ay isang artificial na pangalan. Ito po ay nakalagay sa volume 2, page 1817. Nakikita niyo po yan. I-google niyo po yan. I-google niyo, Acebo's Guide to the Bible. Ha, yan po, ha? Yan po ang sinasabi rito. Ay nagsabi na ang Jehovah ay pagkakamali sa page 1. Volume 1, page 1. Ito ay nagsasabi niya mga Muslim, ha? Opo, sila mismo sinasabi rito. The word religion from the ancient history. Kaya hindi po tayo dyan, ha? Binabasa po natin ang binibigay po namin sa inyo ang referensya. Nung sa ganun po, pwede nyo i-google, makikita nyo rin po yun. Ha? At sabi rito, sa volume 1, page 135, at ang pagkakamali ito ay patuloy na ginagamit ng mga Jehovah. Okay, kasi sinabi rito, yung salitang Jehovah, yung pangalang Jehovah, ito po ay hindi nabanggit sa Biblia at hindi rin ito nabanggit doon sa pangalang sa panahon ni Musa alayhi salam. Bakit? Sapagkat ang pangalang Jehovah nagsisimula sa letter J. Samantalang, kung titignan po natin, lalaliman natin ang pag-aaral, mga kababayan natin. Takas muna yung letter J, no? Yung letter J po na yan, sa Hebreo alphabet, ay wala pong letter J. Opo. Wala pong letter J po yan. So, saan po galing yan? Samantalang yung panahon ni Musa alayhi salam, wala siyang nabanggit na Jehovah. Opo, sapagkat ang binabanggit na talakay natin kanina, yung pangalang Elohim, na mayroong dalawang kaulugan yun, yung El at saka yung Him, na binabanggit. Kaya itong pangalang Jehovah, isang malaking kamalian na ito, na ito ay isang gamitin na pangalan ng Diyos, sapagkat ito ay artificial lamang. Sila mismo ang nagsasabi. So, ibig sabihin hindi po, hindi po kami mga kapatid. Yes, so pinanindigan na lang nila. Okay. Alam din nila na mali yung pangalan na Jehovah na pangalan na Diyos, pinanindigan na lang. Okay. Kasi sila nga nagsabi, panahon na itong binabasa natin yung referensya ng Guide of Bible. Okay. So, tsaka pagkakaalam na research natin dito, eh, wala itong bawel sex. Wala, opo. Kasi, opo, mapapanggit natin dito yan. Mayroon tayo rito, opo. Opo, mula sa
ang pangalan Jehovah, nagsimula kay nagsimula yan sa doon sa apat na letra na tinatawag nilang tetragrammaton. Diyan po yun na nagsimula. Mula sa YHWH sa tetragrammaton. Ang ibig sabihin ng tetra, ito ay sa wikang Grego, mayroong apat. Ito ay apat at ang grammaton ay titik. Alalahanin na ito ay hindi winika ni Jesus at hindi rin winika ni Moises. Maging sino man sa mga propeta. Ay, hindi pala nabanggit ito, yung YHWH na to, yung Jehovah na to. At pagkalipas na maraming taon, mga kapatid, mga kababayan, ang salitang Jehovah ay pagkakamali sapagkat ang isang Kristiyanong nagngangalang Petros Galantinos noong 1520 AD ay pinaglaho niya ang katinig na YSWH. So, yung isang Kristiyano na eskola na sinasabi rito, si Petros Galantinos, siya pala ang nagagawa niyan sa pangalan niyan. Kaya pinaglaho niya yung katinig ng yung YHWH na yan, sa patinig na O at nabuo ang salitang Yahuwa. Kaya ginawa nilang letter J at dahil ang titik na ya ay binibigla sa wikang Latin na J. Kaya yung pala doon nagsimula yon. Simula kay Petros Galantinos. Kailan lang nabuo yan? 1520 AD. Eh kailan lang yun, mga kapatid? Ha? Kaya, ang sabi rito, dahil sa titik na ya ay binigkas sa wikang Latin ng Jehovah, ay nabigkas ng ganong kaparaanan. Bagamat inamin na ang salitang Jehovah ay isang pagkakamali, o kita mo, inaamin mismo nila. Bagamat ang salitang Jehovah ay inamin nila na ito ay isang malaking pagkakamali. Ito ay patuloy na ginagamit pa rin ng salitang Jehovah. Ay hindi nabanggit at wala sa pandinig ng sino mang nakakabalo sa Old Testament bago dumating ang 16th century. Kasi bakit kailan lang na ilagay sa Biblia yan? 1520, panahon ni Petros Galantinos na isang Kristiyano. At kung mapapansin natin, ang unang Biblia dito ay ang Biblia ang ginagamit ng mga Romano Katoliko. Opo. Oo, dito. Ngayon, dahil nag-version na, dumami na ang version, meron din version pala ang Jehovah na mismo. Lahat na mababasa natin ang Biblia, pag binuksan mo, puro Jehovah. Oo. Kaya sasabihin mo, nagpapaliwanag yung episode sa mga panlamin na kasi nakakautas namin. Nasabihin na mismo, si Jehovah nagpakilala. Eto, ako, si Jehovah. Umah, nakakagulat. So, ibig sabihin pala, yung Jehovah na ito ay naipublish din nila na talagang inayos nila yung pangalan ng Diyos na gawing Jehovah. Okay. So, paano yun? Mag-isipitin po tayo mga kababayan pag may time. Okay. So, alhamdulillah, 16th century, sakalang po yan na nailagay sa Biblia sa pangalang Jehovah. Sapagkat noong 1520 AD, si Petros Galantinos na isang Kristiyano, siya po ang nagagawa sa pangalang Jehovah. Nagsimula po yan sa YHWH. Opo. Yung ya, ginawa niyang letter J. Kaya nagsimula sa... Lumabas yung J. Opo. Kaya doon nagsimula yung Jehovah. Opo. Kaya yun po ha, mga kapatid. So, pasagin lang po yan para medyo gaganahan kayo. Opo. So, yun po ha. Doon naman tayo tumungo kasi naano na natin yung kung kailan nagsimula yung pangalang Jehovah. Yun po yung pagkakaiba namin ha, mga Muslim at Kristiyano po sa inyo po. Ha, inilalaat na po natin para nang sa ganun, yung mga pangalan ng Diyos ay hindi kayo nalilito kung sino ba talaga ang tunay na. Ang tawagin nyo at kung sino yung tunay na Diyos ng mga propeta. 124,000 na propeta po yan. Hindi po sila tumawag ng Jehovah, ng Yahweh. Wala pong iba kundi Elohim at itong Eli at yung Allah. Opo, kaya ito po yung ipinapakilala namin sa inyo. Ito po yung pagkakaiba ng Kristiyano at ng Muslim. Opo. So, ito po ha. Halimbawa naman po, dumako naman po tayo sa salitang Yahweh. Yahweh naman kasi napakarami, brother. Sige po. Mababayan natin yung Yahweh naman. Opo. Nang sa ganun, malaman din naman makinabaw yung mga... Yahweh El Shaddai, Bilarde. Opo. Sabi naman, okay, sa Yahweh naman tayo pumunta. Yung pagkakaiba naman ng Yahweh at ng Allah. Opo. Ayon din naman sa New Jerusalem Bible, sayang, hindi ko nadala yung Jerusalem Bible ko, yung New Jerusalem Bible. Yes, yes. Meron ako nun, may version ako nun. Ang YHWH, binigkas ng Yahweh
ay binigyan ng paliwanag na ganito. Ito ay bahagi ng wikang Hebreo na nagpapahiwatig o nangangahulugan na siya, o sa English na he is. Kung ang salitang Yahweh ay siya, hindi ito ganap na pangalan ng Diyos. Bakit? Pantukoy. Siya. Kaya higit na angkop ang salitang Allah kaysa sa Jehovah o Yahweh o kahit na ano paman. Hindi pa rin pala siya pangalan ng Diyos yung Yahweh. Hindi, kasi pantukoy yun eh. Pantukoy yun. Diba? Yun ang pangalan. Okay. So, namumulat-bulat na po kayo mga tagapakinig naming mga giliw na mga Kristiyano. Opo. Ang mga Arabong Kristiyano, bagamat mga kababayan natin, ang mga Arabo, mga Kristiyano sa Arab, Saudi. Opo, alam niyo po ba na ang mga Arab ay hindi sila gumagamit sa pangalan Jehovah ng Yahweh? Pag Kristiyano sila, ang pangalan ng Diyos nila, wala ang iba kundi Allah rin. Allah. Di ba? Kaya paano masasabi? Pero Kristiyano po yun. Kristiyano yun ha, hindi sila Muslim po. Bagamat sila, ay mga Arabo, ngunit sila ay mga Kristiyano, pero iisa lamang ang pagtawag nila bilang Muslim at Kristiyano, ang tinatawag nila ng Diyos ay walang iba kundi ang Allah. Hindi Jehovah. Hindi Yahweh. Hindi nito kanila kilala yan. Yes. Opo. So, mga kapatid, yun po ha, yung Yahweh naman, na nakita natin, na ipaano natin, nasa ganun ay malaman din nila. Yung salita naman, brother, na English naman, na God. O pwede bang ipangalan natin sa Allah yun? Hindi rin po pwede. Bakit? Kasi dumadami si Allah, hindi po pwede. Katulad ng pinalakay nyo ngayon ng dalawa, ni brother mo, at hindi po pwede dumami si Allah sapagkat sabi niya, wa ilahu kong wahid. Si Allah lamang ay nag-iisa lamang. Ahad. Diyos lamang. Walang yun. Lamang. Kaya nga nilagyan ng lamang, iisa lang. Ha? Walang ibang Diyos maliban lamang si Allah. Kaya pag sinabi mong English, hindi pa rin ito tumutukoy sa pangalan ng Diyos na sinatawag nilang God. Hindi po pwede. Eh, kasi nga mga kapatid natin, Christian Barasibasin, eh, ang Diyos naman, ito, madalas ko natin, ang Diyos naman nangalaman yung lahat ng ginagawa natin at iniisip natin at ang salita. Mm-hmm. So, ganun po ang sinila sinasabi. Kaya kung sinatawag kong amang Diyos, eh, alam siya rin naman yun. Mm-hmm. So, ganun po. Bilang kami rito ay nagbibigay din ng tulong para sa inyo, ang sundin po natin, huwag po yung sa ating sarili o yung mga narinig natin. Ang sundin po natin kung ano po yung utos ng Diyos at sa pamaraan na mga iginawa, inuro ng mga propeta. Yun po ang totoo. Sabi ng banal na Quran, makadaysam sa kabin urwatin wudka. Pagka ganun po ang paniniwala ninyo na pangahawakan ninyo ang pinakamainam at matibay na paniniwala katotohanan. Oo, na hindi mababali. Oo, so ganun po lang. So yun po ha, doon po naman tayo sa God o sa Gods. Kasi minsan, hindi natin maiwasan, makakausap tayo mga English, mga kababayan natin, yung mga Amerikano, mga anuman lang sa gano'n natin. Gods, oh God, oh my Lord, oh my God. Ayun ha, so, opo. So dumadami, si Allah ba, hindi natin po pwedeng tawagin gano'n, bakit? Kasi hindi pantukoy yun, hindi pangalan ng Diyos yun. At tinatawag natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang salitang Allah ay pinananatili upang bigyan pagkakaiba ang natataming pangalan ng nag-iisang tagapaglikha at ang kaibahan niya sa kanyang mga nilikha. Yun si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah ay hindi nasasangkot at hindi nababahiran ng anumang katangian o paglalarawan na naaangkop lamang para sa kanyang mga nilikha. Halimbawa, ang kasarian. Yung sexual identity, ha? Minsan nakikita natin yung sa mga kababayan natin na tinatawag nilang ama. Pag sinabi natin na, kasi sinabi natin si Allah, hindi siya kasali, hindi siya nasasama doon sa kanyang mga nilalang, sapagkat pag sinabi natin na si Allah ay lalaki, ama, eh pumapasok na meron siyang gender bilang isang lalaki. Kasi ama. Diba? So si Allah malayo dito, hindi siya po pwedeng matulad o maalitulad sa kanyang mga nilikha. Diba? Kaya ang sabi rito, ha? Ang kasarian ay hindi po pwedeng maging pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o maging
maging angkop sa kanya, yung sexual identity. Bakit? Ito ay isang ginagamit upang bigyang pagkakaiba ang babae at lalaki. Ito ay para lamang sa mga nilalang, kapagkat siya Allah, siya ay tagapaglikha. Ah, siya lamang ang may pag-aari doon sa kanyang pangalan. Ang katarian ay hindi maaaring taglayin ng nag-iisang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Allah. Ay hindi rin masasangkot sa pangmaramihan o plurality of number. Hindi rito pwedeng pangmaramihan ang pangalan ng Allah. Yes. Katulad halimbawa ng God. So hindi siya po pwede doon. Ha? Bakit? Hindi katulad ng isang God sa wikang Ingles, kapag ito ay dinagdagan ng letrang S sa dulo ng God, ito ay magiging gods. Ha? Kaya nangangahulugan na maaring Diyos, maraming Diyos. O di kaya ay Des na naging goddess na ang kahulugan ay isang babae. O hindi na, hindi. Mas lalong hindi po pwedeng ganun. Kasi yung gender na isabihin na pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin sabihin na si Allah ay lalaki, si Allah ay babae. Ha? Wala ganun. Sabihin, wala pang nakakita kay Allah. Yes. So paano natin mapupukoy? So kami mga Muslim, hindi po namin sinasabi na si Allah ay lalaki, siya po ay babae, hindi po. Kaya hindi po siya po pwedeng maisama doon sa kanyang mga nilipa. Sabi ng Diyos, o, lahat sa kami siya. Yan ang sabi ng Allah. Ako, hindi siya katulad ng lahat na nilalang. So lahat na makikita natin na nilalang at naunawa ng ating isipan, abot ng ating isipan, so hindi siya katulad. Opo. Hindi lang din ang Quran. Kahit na dumugo, kahit na magtatumbling tayo dyan, hindi natin kayang abutin kung anong katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung lalaki man o babae. Ha? Ang pangalang Allah, ang Allah ay isang salita na nagsasahad ng kaluwalhatian, kapangyarihan, kadakilaan, at kapurihan o karangalan. Ito ay isang banal na katawagan na hindi maaaring gamitin ng sino mang nilikha na sa ano pa mang dahilan at pamamarangan at kataglayan. Masha'Allah, ganun po ang mga Muslim sa pagdadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala eh. Hindi po pwede namin sabihin na siya ay lalaki o siya isang babae o kahit na ano man dyan, no? Katulad man, kasi katulad nung nabanggit ni Brother Janiel sa Banal na Quran, yan po ay totoong nakalagay sa Quran na sinasabi doon si Allah ay walang katulad sa lahat ng mga nilalang. Kaya pag sinabi mong lalaki siya, may katulad siya. Kaya nga sabi niya, Laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Siya ay walang katulad, wala siyang katulad sa lahat ng mga nilalang. Ha? Kaya yun po mga kababayan po namin. So yung panghuli po dito po, pwede po natin ikalaki naman yung pangalang Ama. Para doon sa mga kababayan natin na pagkilala nila doon sa kanilang sinasamba. Sapagkat yung katanungan ng kababayan natin, anong pagkakaiba ng Diyos ng mga Muslim at Diyos ng Kristiyano? Tinalakay natin dito yung pangalan ng Allah at pangalan ng ibang Diyos na sinasamba nila. Para maging malino sa kanila. Opo, yung pangalang Ama, ito po ha. Kasi kadalasan sinasabi halos nila, kasi Ama. Among Diyos. Among Diyos. Yun ang, yun talaga ang totoong Diyos eh. Kasi si Kristo tumawag din sa Amang Diyos eh. Yes, kasi nakalagay sa Biblia. Nakalagay sa Biblia, pero ang tanong po dito mga kababayan po namin, mga kapatid. Yan ba ay metaphorical o yan po ba ay literal? Symbolical. Symbolical? Oo. Illogical. Ha? Oo, papasok ang logical dito. Bakit? Kasi kung tinatawag nating Ama, sabihin natin Ama, pagpalagay natin mga kapatid. Yes. Pagpalagay natin Ama, ang Diyos. Meron bang mababasa sa Biblia na ang Diyos ay mayroon nang nakakita? Maging si Kristo, sinasabi niya wala pang nakakita kailanman sa Diyos, sa Ama. Diba? Maging si Pablo, bagamat hindi tayo naniniwala kay Pablo, na sinasabi niya walang nakakita kailanman sa Diyos. Ha? Siya hindi malapitan ng sino man. Walang nakakita kailanman. Ha? Kaya itong Ama, ito naman ang ibahagi natin. Saan galing naman yung word na Ama? Yung Ama, okay. Tignan po natin dito, papasok po yung logical na pinatawag natin dito. Opo. Para yung Ama, bakit ba Ama? Hindi bakit sa Allah? Kasi dito pa lang, brother Jamil, brother, yes. Mga kapatid, brother Muad, si Jesus Christ ba? Yung salita niya ba ay Tagalog ba? No. O hindi English ba? Kasi Father, di ba? Yes. Pag sinabi mong salita ni Jesus Christ, papasok ka agad yung paramite na salita niya. Nagbanggit ba siya ang Ama?
Wala. Ano ba ang katumbas sa salitang Hebreo o Aramaic? Magbabasa tayo sa Biblia na yung salitang ama na tinatawag na halos katumbas din sa Arabic na Abo. Aba. Aba, Abo. Aba. Ayun ang nakalagay sa Biblia. Opo. Na Aba. Hindi po yung tinatawag na ama. Kasi kung tinatawag natin doon yung ama, Aba, eh magkaiba po yun. Oh. Diba? Sa Hebreo. Kaya paano natin masasabi ang pangalan ni ng pangalan ng Diyos na tinatawag ng ni Jesus Christ ay ama, samantalang hindi niya lingwahe ang Tagalog at yung English na Father. 'Di ba? So ito po mga kababayan po natin ha. Tinatalakay po natin 'to nang sa ganin ay malaman niyo po. O yung ama, yung salitang ama, ang katawagan ng Diyos Ama ay hindi ginagamit ng mga Muslim. Hindi po kami gumagamit niyan sapagkat ang ama ay nagpapahiwatig ng isang katangian ng tao. Si Allah kasi hindi siya tao eh. Wala siyang katangian. Ang Allah hindi nagkaanak o hindi pinanganak. At hindi rin siya naman ipinanganak ng sino man sapagkat ang ganitong kalakaran ay angkop lamang sa mga tao at mga hayop. Kaya napakalinaw po sa Islam, mashallah. Tunay na ang napakaganda ng konsepto ng Islam tungkol sa Diyos. Maliwanag itong ipinapahayag pagkakaiba ng pagitan ng anumang katawagang nararapat sa Diyos na hindi maaaring matagpuan ng katawagan na umuugnay naman sa isang nilikha lamang. Ha? Ganun po ang pagkilala namin sa Diyos. Tinataas po namin ang husto. Dahil ito lamang ang bubuktanging relihiyon na nagtataas sa Diyos na kung saan hindi po pwedeng magkaparehas sa kanyang mga nilalang. Opo, hindi po pwedeng uugnay. Ganun po ang pagkilala ng mga Muslim. Sa pagkilala namin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganun po kadakila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit wala po nalaman natin? Kasi unang-una, pinakilala niya. Opo. Yung kanyang kasi katangian. Walang nagdidibati, malinaw kasi. Di ba? Walang nagdidibati ang Muslim sa buong mundo, napakalinaw, nagpakilala siya. Kaya itong tinatalakay natin, ang pagkakaiba. Bakit maraming pangalan, samantalang sa Islam, hindi siya lang ang pangalan ng Diyos. Ha? Yung mga katangian, yung po yung tinatawag na attributes po yun. No, hindi katulad ng nilalang. Opo. Opo. Yung po ang malinaw. Ayan ang malinaw. Yung attribute niya parang sa kanya lang po. Parang sa kanya lamang. Pero sabihin natin eh, sabi ng, magbigyan din ng konting paliwanag ito. Katulad ng ang pinakamahawain at ang pinakamahabagin. Opo. Eh, tunay naman tayo naaawa at nahahabagin tayo. Pero yung, hindi katulad. Hindi katulad ng, hindi natin kapangkay. Ang alam naman talaga, siya ay naaawa sa lahat sa kanya nilalang. Kaya niyang gawin yun. Lahat ang nilalang, naaawa siya. So, maaari ba tayo maawa sa lahat ng nilalang? Hindi nga natin nararamdaman niya ang aso. O yung nilalang niya. So, ibig sabihin, may bagay na yung attribute na ito na sa kanya lang, sa Creator, o Subhanahu wa Ta'ala, na yung mga pangalan at mga gandang katangian. So, kaya malinaw, malinis ang konsepto ng pagkilala sa Diyos, lalo na yung pagsamba. No, sa kanya lamang natatangi, wala nang iba. Oo, ganun po nililinaw ng katuruan ng Islam ang tunay na konsepto ng Panginoon at wala na pong iba kung sinasaksaruan po ng Islam. So, pasensya na po, pag may time, isip-isip lang.